Luna ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo! Topa Show! Oras, mga kaibigan, katoto, kapatid, katambay, at lahat-lahat na. Ayan, yes, yes, yo, Topacio po dito pa rin sa masolong pinalakas ang himpilang 882-DWIZ. Wala pa rin si Kene. Ako pa rin naman po ang niyang Miss Expose, ang anak ng mayon, lahing magayon, Binibining Tala Zaldivar. Baka sumulpot na lang bigla si attorney. Alam niyo naman kapag ka mga gwapo, parang mga kabuti. Doon, dito, dyan, oo. Anyway, baka na traffic lang. Tulad nga po yung sabi natin kanina, eh, talagang traffic talaga ngayon. Ayan. Ay, hindi pa ba kayo nagsasawa? Okay pa naman, no? Hindi pa nga nagsasawa sa aking pagmukha ngayon. Ay! Maraming salamat, ate. Oo, thank you. Anyway, yata tuloy-tuloy na po natin ito. Alam niyo po ba na ang North Korea po ay nagkaroon ng missile test? Oo. Nung kamakalawa. Oo. Diba? Hindi pala kamakalawa. Nung May 25 pa ito, no? At tinundi na naman po ito ng ating pamahalaan. Hindi nga naman po maganda. Alam niyo po ba kung ilan ang kanilang testing lang daw to? My God. Testing ito, tatlong ballistic missiles. Oo, papunta po sa East Coast. Oo, pagkatapos ng Asia trip ni US President Joe Biden. Missile! Alam nyo, lawang ko talaga. Kaya nga sinasabi natin eh. Alam nyo yung mga matatapang na mga tao na hanggang ngayon, yung mga matatapang na tao na wala nang ginawa kahit na sa ang administrasyon, mapabago o luma. Ay lagi nagmamatapang din sa kalsada at lagi pong binoboljak. Oo, ng mga hindi naman magagandang sasabihin ang ating pamahalaan, eh dapat pumunta na lang kayo sa DPRK, oo, sa North Korea, i-try nyo maging matapang doon. I-try nyo, natulungan sila sa paglaban ng missile. Tignan lang natin, oo, kung ano ang mangyari, diba? Yun ang sinasabi natin eh, magmatapang kayo. Oo, sa lugar na dapat na maging matapang kayo, 'di ba? Huwag ninyo na dito lang kayo salita ng salita. Hindi naman ninyo napapatunayan ang inyong mga tapang. Oo. Kaya yung mga gustong umalis dito sa Pilipinas, oo. Nang sabi, pag nanalo si BBM at si Sara. Oo, hindi mo, napakawalang hiya ko, no? Tinawag ko lang Sara at BBM. President-elect. Oo, BBM at Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio, pag nanalo daw ay aalis ng Pilipinas. Ayan, meron po akong suhestyon. Masatapang naman kayo, punta kayo ng North Korea. Doon kayo. O kaya para mapakinabangan, oo, yung tapang ninyo, sali po kayo, sali kayo dito sa Philippine Coast Guard. O, alam nyo kung bakit? Oo. Nung May 24 po, ay nagkaroon po ng Regional Marine Pollution Exercises 2022 o ang tinatawag na MARPOLEX dyan po sa South Sulawesi Province. Oo. Sulawesi. Indonesia to, no? Nawala yung kodigo ko.
Ayan, diyan sa bansang Indonesia. At ito po ay taon-taon po naman na ano, ginagawa. Hindi taon-taon, every 2 years ginagawa po ng Pilipinas, Indonesia at saka Japan. Oo. Ayan. At ito naman po ay naglalayo na mapaigting po ang kaalaman, ang training at kooperasyon ng kooperasyon ng interoperability. Tama ba? Operability capacities ng tatlong bansa pagdating po sa preparedness ng firefighting, rescue and oil spill recovery operations. Pan talaga ng bibig ko. Pasensya na po kayo talaga. Ito na yung sinasabi ko eh. Hindi talaga po hindi sapat yung 2 linggo. Kakakabit lang po ng aking ngipin. Kaya, medyo masakit pa talaga. Magpasensya na po ako. Medyo sumisingaw-singaw. Alam niyo po, nakakagat ko pa nga yung dila ko eh. Hindi ko alam kung meron akong ex-boyfriend na nakakaalala sa akin. Kaya, kaya po, nakakagat ko po yung dila ko. Oh, talaga po nga, hindi lang po ako sanay na, ganito. Masakit, totoo lang, oo. Eh, hindi na po ako nagpakabit ng kung ano-ano pa at alam kong, mabibira na ako dito ni Kuya. Ewan ko sa'yo dyan, T. Ewan ko sa'yo dyan, Kuya, oo. Oo, so yun, ang tapang ay inilalagay po sa lugar. Okay, 2 ang suggestion ko. Makinig kayong mabuti, ha? Una, kung ayaw nyo na sa Pilipinas, punta kayo ng North Korea. Okay? Pangalawa, bye-bye. Para mapakinabangan, okay, sali po kayo sa Philippine Coast Guard. Okay. Diba? Uy, maraming mga artista. Magaganda. Oo. Imbis na nagmamarcha. Nando dun, oh. Meron sa Philippine Coast Guard, meron sa Philippine Navy, meron sa Philippine Army. Aba! Oh, yun ang tunay na may malasakit at may puso sa ating bansa. Hindi yung salita ng kung ano-ano na lamang. Diba? Sana all. Ano ba, kuya? Pabasa. Oo. Wala pa si attorney. Oo. Mamaya natin pag-usapan yung mga ibinigay niya sa atin na na mga kung ano-ano pa man. Oo. O kaya, di ba yung dalawa ko pong suhistyon sa mga matatapang ROTC, Coast Guard, Philippine Coast Guard, sali kayo, kaya punta kayo ng North Korea. Oo. Sa North Korea po kasi, hindi po pwedeng patayin ang radyo po ng ang TV ng gobyerno doon. Oo, kailangan kahit na mahinang-mahina na pinapalabas niyo po 'yon. At doon hindi ka talaga pwedeng uminom. Totoo. Naka-sleeveless ka lang na ganito. Firing squad ito, mga diday. Tingnan ko yung kung lulusot yung mga arte niyo, nagmamarcha kayo, mga naka-crop top kayong ganyan. Oo. 'Di ba? Bawal 'yun doon. Oo. Bawal magmarcha. Mawawala yan doon, madidisiplina kayo doon. Kaya yun ang payo ko sa inyo, punta po kayo ng North Korea. Di ba? So ngayon, eto naman. Another, yung mga bata nagmamarcha dyan, ang tatapang ninyo, ROT silang pinapalagan ninyo. Aba, kami po ay third year, meron na dyan yung mga nagsi-COCC. Yung mga juniors ng CAT. Fourth year high school, may CAT, may Boy Scout pa, may Girl Scout pa. Akala nyo, madali ang doon? Ang mga training? Hindi. Mag-ROTC na lang kayo. Kung talagang kayo ay matinong Filipino, gusto nyong bigyan ng kapurihan ang inyong mga magulang na nagpapaaral sa inyo. Araw-gabi. Kahit na butas-butas na ang panty. Nagtatrabaho pa rin para sa inyong kinabukasan.
ROTC lang papalaganan ninyo. Oh. At pinapaalala po ng ating bagong Department of Education Secretary, na ang ROTC po ay walang kinalaman sa kanyang pagiging Secretary ng Education. Oo. Diba? Oo. Magbasa-basa po kayo. Yan ay kanyang mungkahi. Oo. Yaman din lamang po na maraming gusto na sa inyong maghawak ng barel. Oo. At hindi kayo natututo. Hindi kayo nakikinig sa inyong mga magulang. Diba? Naalala ko ng mga panahon na yon, may ROTC. May kaibigan ako. Vic din ang pangalan, matangkad din, gwapo. Kaso, malamya. Oh, malamya. Babae ang puso. Pero tatay niya yung commandant. Commandant yung tatay niya po ng ROTC sa Aquinas University. Sa Legazpi. Siyempre, pangarap din sa kanyang tatay. Pagharap niya sa kanyang tatay, oo. Kunyari, matipunong tao siya. Pero, datapot subalit ngunit, pag kami ay nasa teatro na, ayun na, lumalabas na, day! Oh, yeah. Pusong babae na siya. Ay, ako. At dahil yan, oo, ngayon ay meron po tayong guest na tunay po na nagmamalasakit. Ito yung dapat napakinggan nyo, mga kabataan, ha? Kahapon, pinag-uusapan po natin ang renewable energy. Paano natin matutugunan ang sakit ng ating inang kalikasan? Oo. Pollution sa hangin. Alam niyo kanina? Oo, paglabas ko po ng subdivision namin, ano, sa Dasmariñas. Napansin ng aking ano, ng aking anghel sa manibela. Oo, ng aking driver, sabi niya, may umuusok. Akala namin may nagsisiga. Yung pala yung sasakyan na umaandar. Diyos ko day. Umuusok! Oo, hindi napapansin ng kanyan. Hindi ko alam kung hindi napapansin ng driver o alam niya talaga, tinakbo lang talaga niya yung sasakyan. Ani mo po ay ano, tumatakbong ano to, may siga sa likod. Oh, nakakatakot po yun. Kasi dikit-dikit ng mga sasakyan, baka mamaya magliyab. Gasolina po yan. Kaya meron tayong mga kaibigan, nag-iisip po, ng mga ways, oo, ng mga kaparaanan, paano ba natin mababawasan, o kung di man mabawasan, ay tuluyan na, na mawala, ang air pollution. Alam naman natin hindi po madali, no? Gradually, baka pwede. Kasi nabanggit ko nga dito sa taong 2030 sa bansa pong UK ay hindi na po available ang mga sasakyan na gumagamit po ng fuel. Oo, wala na. Kung meron kang mga sasakyan ngayon, ha, sa UK, magagamit po pa rin yun, pero hindi ka na po makakabili. Kaya ang mga itinatayo ngayon po sa buong United Kingdom ay mga charging point. Mga charging point. At dahil yan sa point na yan, dito po sa Pilipinas ay meron tayo mga kaibigan na nagsusulong po na gamitin natin ang tinatawag natin na e-vehicles. Oo. Ako, para po ako dun eh. Ito yung mga green vehicles, kung tama man ang aking tawag. Oo. May kaibigan tayo dito at siya po ay gwapong-gwapong-gwapo. Gwapong-gwapong-gwapo. At nakasama natin to nung Monday. Wala ako dito, naalala nyo. Nung Monday po, nakasama natin dito si Sir. Ay, nakasama natin si Sir para sa ating conference para sa WTE. Waste to energy. Sa kanya naman po ay transport. At huwag na natin pahabain. Ang haba-haba na. Ang dami ko nang sinabi. Oo, galing po sa Fleetworth Transportation Incorporation. Ayan, pagbigay po tayo ng ating galang sa kanilang presidente, si Sir Jess Bandol. Hi, Sir. Good morning. Good morning po. Ma'am Tala, at sa mga nakikinig po sa ating programa sa DWIZ, isa pong karangalan sa amin, sa aming maliit na negosyo dito sa Pilipinas, para po maging part ng iyong programa. At maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin. Ngayon po, siguro sa panahon ngayon, no, as we all know,
we are starting a new phase in our economy, bago pong mamamahala sa ating bansa, no? Para makatulong sa pagbango ng ating ekonomiya. At na banggit niyo po kaninang sa inyong programa, no, na we are actually looking into the renewables, no? At ngayon po, kami po ay naka-align doon sa renewable program, because our company, our business, wanted to help our country to rebuild a sustainable future, no? Starting now po, no? And I am pretty sure ang ating pong gobyerno ay tumitingin at tinitingnan po ito, renewable sources of energy. Kasi alam niyo po, sa panahon ngayon, tumataas po ang presyo ng ating energy, no? And especially the energy consumption is growing, no? On a higher level, no? That's why kami po, Fleetworth Transportation, kami po ay nagbibigay ng mga paraan, no, para matulungan ang ating mga ang publiko ng mga sumasakay, ng mananakay, no, para ho maibsan yung hirap, no, sa pagsakay ng to move, no, mobility, no, from going from one point to another point, no. At ang gusto po naming ibahagi ngayon po sa programa, na ready po ang Fleetworth na mag-provide ng modernization, especially on our transport group. Sir, ano, when we say mag-provide ng modernization, lahat po ito, no, magmula sa jeep, dahil alam ko, nung nagkausap tayo, meron kayong mga e-jeep na talaga namang tinututulan nito ng iba't ibang grupo po. Yes. Oo, ng mga transportasyon dito sa Pilipinas, dahil nga daw unang-una baka daw makalimutan ng mga bata ang ating jeepney. Pero yun nga sinasabi ko, kung yun naman po mga jeepney ninyo ay posporo na lamang po ang katapat, ay medyo ipark na po natin, pang museum na po yan. So sir, yung tanong ko, sa lahat ba ito, yung programa nyo na ito? Opo. Salamat po sa tanong, no, Ma'am Tala. Actually, doon po sa modernization program ng ating transportation, it covers all types of transportation. Ngayon, sisimulan lang po natin sa ating mahal na iconic jeepneys, no? Kasi, as we all know, ito pong jeepney natin, kumukonsumo po ito ng, alam na po natin, ng diesel po. No? And yung mga sasakyan po natin dito sa Pilipinas, as mga sinauna pa, no? Mga luma na po ito. And in fact, hindi na po ito nire-recognize in other parts of the world, no? Like developed countries. No? A lot of these countries right now are going to renewables, especially yung mga modernization of transportation, less emission, because ito pong mga sasakyan na ito, masama po ito sa ating mga kalusugan over time, no? Masama rin sa health and also in our economy, because it's also costly to maintain all of this transportation. Ngayon, ang Fleetworth po can provide, say, we can start with modernization of jeepneys, and we've been doing that for quite some time. Ang pangalawa po naming ipopromote at itutulong sa ating bansa ay yung pag-modernize din po ng mga tricycles natin. Ayun! So, initially, kaya po natin mag-provide nung sa jeep po, no? Euro 4, which is also green, no? And I'm not saying we can, pwede, kaya po nating mapalitan lahat 100%. At least dahan-dahan, may stages naman po yan. No? Ito ang ano kasi, ang problema kasi niyan, sir, no? Ang mga Filipino kasi, alam mo yon, pagka comfort zone natin, ang hirap natin bitawan. Oo. May tinatawag tayong sepangs. Sepangs. At marami pong hindi nakakaintindi, ano, mga kababayan. Ano ba ang pagkakaiba ng e-vehicles sa mga kasalukuyan ng mga tumatakbong sasakyan sa kalsada? At ano po ba ang maitutulong ng ating e-vehicles sa ating environment? Yes. Sir. That's correct. Of course, sabi ko nga, yung carbon emission, no, yung mga existing fleet of transportation, no, that we have right now, no. In the Philippines, we are, ano po tayo eh, in all the things that we do, kailangan natin mag-import ng oil. Alam naman po natin, yung oil prices ngayon talagang dihamak na, sobrang taas po, no. Imagine from
pre-pandemic, nasa 60 per barrel lang po yan. Mm-hmm. In fact, bumagsak ng 45 during the pandemic kasi mm-hmm. walang demand. Ngayon po, nag-all-time high ng 115 to 120 per barrels. Mm-hmm. Ang mahal na mahal po yun, no? In US dollar terms. Mm-hmm. At tayo, isang bilang bansa na very, you know, kumbaga, we rely mostly on oil mm-hmm. to do our economy, to work, no? And to make progress in our economy. If we, you know, say perhaps look into the electric vehicles, no? For example, yung mga tricycles and even buses and jeepneys. And therefore, this would help, this would impact in terms of profit, yung negosyo ng transportation, no? Kasi mm-hmm. from the pre-pandemic levels in pandemic, talagang bagsak ang transportation kasi nga sarado tayo. Mm-hmm. Thank you for the science because of the vaccination rollout of the government, no? At least 60% of the population is already vaccinated. Expect mm-hmm. natin na lalabas po lahat ng mga tao. Mm-hmm. And itong mga tao na ito sasakay, kailangan mag-move. No? Okay. Okay. Cut muna kita dyan, sir. Ha? Marami pa tayong pag-uusapan. Tayo mag-break muna ng konting-konting-konte. Oo, para magbigay daan at magbigay pugay po tayo sa lahat ng ating mga flash reports, mga at this moment, infomercial, commercial, hanap buhay. Magbabalik po kami. Marami pa tayong usapan tungkol po dyan sa e-vehicles na yan. Pagkatapos naman ng ilang sandali, magbabalik ako. Yeba! Yes, yes, yo! Topasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes Yes Yo, Tapasyo! Balik po muli sa mga saan papawid dito pa rin sa Mastolong Pinalakas GWIZ 882 sa yung mga talapihitan ng programang Yes Yes Yo, Tapasyo! Ayan, mukhang hindi na nga nakarating si Attorney at alam niyo naman, wala siyang cases. Wala siyang kliyente. Oras natin, alas 11:40. At bago tayo magpatuloy sa lahat ng ating mga pag-uusapan tungkol sa Egypt na yan, ay dumako muna sa pinaka-paboritong porsyon ng ating programang Pinamagatang! Pakita mo, tweet mo. Ay, good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng kanilang mga radyo, TV. Wala nang lumang comics. Ang ganda ng babae, yun, ang laki ng TV niyo, ang ganda, oh. Anyway, ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man po kayong lupalop ng mundo, naroon sa lahat po ng mga nakahawak na kayong cellphone at nakikinig or nanonood via our GWIZ 882 apps. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nani dyan sa ating live streaming sa Facebook at saka sa YouTube. Eto, masigabot, punang-puno na yung pagmamahal na! Hi. Oh, yeah. At ayan naman, nakapanood po tayo via Digital Free TV Channel 23. At available din po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, DMA Afford the Box, Sulit TV, at iba pang digital TV receivers. Kaya, huwag itatapon. May pakinabang. Oh, mapapanood yeah. Si Miss Tala. Diyan sa inyo mga TV Plus. Yun lang naman ay kung gusto ninyo. At happy birthday sa lahat po ng mga may birthday dyan. Ayan, sa mga nagsa-celebrate ka ng mga anibersaryo. Ano pa mga klase anibersaryo yan? Kasal? Ano pa? Company foundation? Annulment? Break up? Sa mga toxic na relationship? Sa mga na-annulled na at gusto ng mga lumigayang muli. Yes? Bye-bye. Sa mga anak ko sa bahay, hoy, magsipagising na kayo. Hanggang ngayon, tulog pa rin kayo. Nagluluto na ng timnola si Alexa. May module ka pang gagawin Domingo. Bumangon ka na. O, dapat ganun magbiling sa on air. Hi! Sa lahat ng mga Twitterantes, Blair nila,
There, Dale. Rose Pablo, good morning. Tweet, tweet. Hi, tweet, tweet. Maraming salamat. Kanina pa siya nakatutok mula alas 6 ng umaga. At maraming salamat, of course, kay Engineer Nebreja. Hi, thank you po sa inyong pachuros at puchi at saka siomay. Sus, Mariose. Maraming, maraming, maraming salamat po at napakasarap daw po. Sabi ng aming mga taong magaganda at ko po sa aming news team. Oo, next time po, dami-damihan nyo ng konti. Madamihan naman ng konti eh. Bitin eh, sarap eh. Ay, kariton! Nidya yung online kariton ha. I-like yung Facebook page nila, yung ano, ano to, Alice, ano ba yon? Alice, ano, basta ganun. Ibigay kalagay ko mamaya. Ayan. Dyan kay James Ralph, Mong Ramos Jr. Si Mong Ramos, si Rasta man to eh. Kenchi, Cheryl, or AP. Sa Toichi, good morning, Sinjun. Ferry Park, Art, Lakay, good morning. Ang daming iingit ng paano ni... ano, ni ang engineer. Sila din daw po engineer, oo. Anyway, nandiyan din po si Baratain. Good morning, Kuya Kong. Good morning. Ayan, si Miss Ives, si Miss Ayet. And of course, nandiyan po si Doc Gladys. Raymond Toledo. Raymond, party na tayo. Party na tayo. Geraldine, good morning. Si JB Thick Walls. Ayan, Maris Chai. Bong O'Neill, Nanay Lloyd and Tatay Gas, maraming salamat po sa araw-araw na panonood at pakikinig. Susan Dr. Palad, Dr. DR Palad, oo. Sina, Trenta, good morning Rick Rivera, abunding-bunding. Nandiyan si Kuya August, si Bagwis, Kuya... Anto, Kuya Zandro, Kuya Din, si Hadasa, si Avenger, ayan, si Vero A, The Pinoy Worm, Cheng Cheng Cheng, good morning, Rhea Katz, ayan, tapos si Dexter Dalisay, good morning, Solutium, si Max, ayan, si Francis Villena, Nolet Dono, Dolor, good morning, Joel Bustamante, Spartacus Filipinos, si Stipnek, ano pa, Loyle, ano, Loyal Alejandro, ayan, Rolly Malyari, Miguel Lopez de Legazpi, Tatay Kay, good morning, Doc Henry, Tomas, good morning, Revenant, Rolly Malyari, Aline ADN, Alan Salvador, Batusay, ang dami, Len, tagilan nyo na yung, uy, tigilan nyo na yung handle na ganyan, tapos na eleksyon. Okay. Chef, good morning. At ayan, Attorney Kim Endar, of course, Fiscal Darwin Cañete, Papi Mark Lopez, and Pibay, good morning. Warly, brother, good morning sa lahat ng aking mga business partners sa Vantage. Oy, sa mga nangangailangan ng PR, PR services, marketing, sales, ads, ayan, Vantage. At saka, ayun, sa mga gustong magpa-ads, DWIZ po, nasa free TV na kami. Oh, yeah. Yes, habang mura pa. Samantalahin nyo na. Ayan. Bakit ba? Oo. Kailangan ganun yun. Oo. Para meron tayong pang chicha. Musikerong Panday, good morning. At sa lahat po ng mga hindi na mababanggit, hello, good morning po sa inyo lahat. Mwah. Ayan, balikan natin si Sir. Sir, ayan, kanina nag-uusap tayo. Alam niyo kung bakit hindi kinakagat ng mga Filipino yung Egypt, kahit sabihin mo natin yan na malinis yan, makakatulong yan sa ating kapaligiran. Unang-una po, dahil na po mahal. Dahil, nakasakay na sila dito sa mga e-buses natin na dumadaan, ano, mahal daw po, tapos yung pagbili daw po mahal, tapos another one is tataas daw ang kuryente nila dahil nga bus nga to, kuryente, anong sagtugon nyo dun, sir? Okay, siguro po maraming salamat sa tanong po, no? So clarify lang po, siguro po sa ating mga stakeholders, mm-hmm, riding public, for example, mm-hmm, mga Pilipino, regular Filipinos, I would say, ang masasabi ko lang po dyan, no, na
mamaintain po natin yung per kilometer, mm-hmm. no? Minimum fare, no? Mm-hmm. Mamaintain po natin yan, even yung succeeding kilometers, no? Now, for the riding public, ang hindi po natin nakikita is that pag sumakay po tayo ng tricycle, buses, no? Mm-hmm. Jeepneys. Diba ho, pipila tayo ng matagal, mm-hmm. mainit. Mm-hmm. Jeepneys, wala pong aircon, tricycle, wala rin pong, of course, wala rin pong aircon. Mm-hmm. Yan, no? At the same time, yung mga existing transportation natin, gumagamit po ito ng diesel, mm-hmm. ng krudo. Mm. At ito po ay mausok. Mm. Tayo, pag naamoy natin yung usok, di ba, masakit, masakit sa ulo, masakit sa baga, mm-hmm. and in the long run po, magkakasakit po tayo. Mm-hmm. So, kung susumahin po natin lahat yan, ito po ay napakamahal. Mm-hmm. Because if you get sick, huwag nagkasakit po tayo, respiratory illness, mas mahal po ang pagpatreat. No? So, yun po yung kailangan nating maintindihan din ho sa ating transportasyon. No? That's why ang sinasabi po natin dito sa programa namin sa Fleetworth, in the long run, mas makakatipid po tayo yung mga stakeholders, yung mga public, riding public, no? At the same time, yung comfort. Mm-hmm. Parang masasabi ko na lang to, ang ating regular Filipinas, bumibili po ng cellphone yan, mm-hmm. ng 5,000 minimum, no? Mm-hmm. Hanggang, sabi mo, mga naka-iPhone ngayon, 40,000, mm-hmm. 60,000, no? Mm-hmm. Because of the innovation, because of the comfort, no? Ganun din po tayo, kung sasakay po tayo sa isang sasakyan, gusto po natin yung malamig, maayos, at on time, mm-hmm. no? Yung punctuality ba, yung gusto natin ma-address, punctuality, mm-hmm. safety, and of course, yung image ng ating bansa, no? Mm-hmm. Image, at the same time, yung dignity ng mga riding public. Ngayon, ito pong programa natin na binibigay natin sa Pilipinas, no? Pag pinalitan po natin, no? I'm not saying 100%. Pag nabago po natin ang transportasyon natin by innovation, no? Mawawala po yung ating pollution, which is bad for the environment. Magiging maganda po to sa kalikasan natin. We are not going to be dependent on the oil. Sana po yung oil natin ngayon, napakataas po ngayon, no? Nasa 80 pesos, 90 pesos mm. per liter for diesel. Kahapon, no? Nagpagas ako sa 86. Imagine, no? Saan po aabot ito? Hanggang ngayon, meron po rin tayong problema sa geopolitical tensions, mm-hmm. po, no? Sa bandang Eastern Europe, Russia, mm-hmm. Ukraine. And that's the reason why the oil prices are really going mm-hmm. up. And mm-hmm. even energy prices. Ngayon po, mabalik po ako dun sa kuryente. Mm-hmm. Tataas po ba kuryente? Hindi naman po. Kasi, in fact, meron po tayong ipopromote dito na e-tricycle, e-trike, mm-hmm. na ang charging po niya is only 20 pesos. Oh. And it can already run ilang kilometers? By 130 kilometers. Oh. No? Isa po sa mga programa natin yan. So, mm-hmm. probably ho, hindi pa ho alam ng ibang stakeholders, mm-hmm. nasabi ko na yung public, at ibang mga nagninegosyo. Mm-hmm. And even LGUs, because we can actually do this with the LGUs. Mm-hmm. Kasi may binabanggit ka kanina, yes. Kapag naglagay tayo sa mga LGU, unang-una, may trabaho, may bagong kaalaman, paliwanag nyo nga po ito, sir. So, ito pong ang transportation po, part of the renewable plans, no? Green business, no? Kasi nga, sinasabi ko nga doon, we have to start a sustainable business for tomorrow, no? Ito po yun. Ngayon, kung meron po tayong, for example, no, ang isang locality mag-a-adapt nito, our business, our company will help set up in terms of the infrastructure for the charging station, mm-hmm. and even the units, no, we can lend it or we can sell it to the LGUs, no. Mm-hmm. Of course, there are so many ways. So may lending, may pahiram. Pwede rin po yun, no. So mm-hmm. there are so many ways of doing the structure, no. Mm-hmm. Para ho natin ma-implement itong programa na ito. Mm-hmm. Magbe-benefit po ang ekonomiya ng isang locality. Mm-hmm. Magbe-benefit po ang riding public kasi po mapupunta po ako dun sa integration, mm-hmm. innovation, integration. Mm-hmm. Meron po kaming isang serbisyo sa aming kumpanya na meron po tayo ngayong application, no? Mm-hmm. App. So, the riding public will just download the app. Mm-hmm. So, instead of booking mm-hmm. one vehicle to your destination, no? And then booking another vehicle to going to your destination. Kasi minsan magka-tricycle ka, sakay ka ng jeep, sakay ka ng bus. No? In our innovation and integration, we just
one click of a button using the app po, no? I-integrate niya lahat ng sasakyan, nasasakyan mo going to your destination from point A to B to your destination. So kumbaga, makakatipid po ang mga sasakay at mapapabilis po, magiging punctual yung mga tao. Hindi ka na pupipila ng matagal sa ano, sa terminal para lang ho makapunta sa pupuntahan nyo. Kasi nga, susunduin ka na sa bahay mo, sa panggagalingan mo, sa opisina mo, papunta sa destination mo. Parang carpooling. Something like that. Kasi po, i-integrate natin. Ang kulang po sa Pilipinas sa ngayon, papansin nyo, kulang po tayo sa infrastructure. Unlike precisely. Other countries. Sabihin natin Japan, no? Bubukas na po ang Japan. Pupunta ka ng Japan, ako ay Singapore. Paglabas mo ng isang mall, nandun na po yung sasakyan mo. Mm-hmm. Nandun na yung terminal ng bus, ng taxi, or nandun na rin po yung train station. And ito pa, Sarah, sa nakikita ko sa paliwanag mo, I don't think people will still buy their own car kung meron ng ganito. Kasi ang rason lang naman eh, accessibility, mabilis na pagsakay mo, tapos hindi ka makikipagsiksikan, hindi ka makakaamoy ng pollution, kaya ka bumibili ng sariling sasakyan. Kasi sa mga bansang Singapore po, ano mga kaibigan, sa mga nakapunta ng Singapore, makita nyo, yung mga tao, may pinapark lang nila yung sasakyan nila pagkapapasok ng opisina, tapos nagtitrain sila or nagbabas sila. Kasi magaganda yung mga bus at hindi siksikan. Totoo po, nakasakay ako ng ilang beses sa mga e-jeep natin. Hindi siksik, ayaw ng driver, ano? Opo. So yun po ang i-address natin, tama po kayo doon. No? Since wala po tayong infrastruktura dito sa Pilipinas, ang gagawin natin is innovation infrastructure. With the use of this system, this application, i-integrate natin lahat ng sasakyan, no? Parang digital, no? Integration, something like that. Hindi mo kailangan magtayo na kung ano-ano. Because we have the vehicles. Nandito po yung transportasyon natin. Ang kailangan lang natin is i-integrate lahat ng mga, ayun ang kagandahan po nito, no? Meron tayong mga existing business negosyo sa Pilipinas na into transportation business. Ngayon, kami ay magli-link doon sa may mga existing transportation with using our app. No? Using the app, this is going to be convenient for all the riding public. Napakahusay po nitong programa na ito. Alam mo, totoo yan, sir. Kasi sa South Korea rin, ano, naka-app lang din yung mga bus. Saan ba ako pupunta? Titignan mo lang anong oras darating yung bus ko. So natuturuan ka na kumilos ng mabilis at kumilos on time. Oo, kasi hinahabol mo eh. Pupunta ako sa ganito, tapos every community may mga bus stop. That's correct. That's correct. So, yun po, napakaganda po nitong programa na ito. Kung makikita rin po ng ating national government really to promote this and to support this program, no? We are willing to partner and provide our expertise for running this particular program, no? We are open to also to suggestions, no? From the LGUs in partnership with LGUs so that this, you know, this endeavor will come into reality. So tayo mga Pilipino, gusto natin syempre mabago yung sistema, no? Yung po ang gusto natin. At the same time, at the end of the day, I think ito po ay makakatulong sa ekonomiya natin. Tsaka alam mo, sir, ang tunay pong kayamanan ng isang bansa ay malusog na mamamayan. At alam mo, maa-attain po natin yan kung ang ating unang-una, ang hangin na ating pong binubuga at sinisinghot ay malinis. Oo. Dahil unang-una sa lahat, nandiyan po sa hangin lahat. Kaya nga tayo nagka-pandemya, kaya nga nagkaroon tayo ng COVID na yan eh. Pero kung ano-ano na lang po ang nakahalo sa ating hangin, nanggagaling po yan diyan sa mga usok, sa mga basura. Kaya talagang tayo ina-advocate natin yan eh. Gumamit talaga tayo ng mga makabagong pamamaraan para po mabawasan ang ating mga basura, mapakinabangan natin. At saka makapaggamit tayo ng mga tinatawag natin na e-vehicles na magiging malusog lahat ng mga dadaanan natin ng mga pamayanan at hindi po tayo magbubuga ng usok, mawawala ang tuberculosis. Alam mo ko, hindi mawawala yung tuberculosis, at least bababa ang mga may tuberculosis, may asthma, lalo mga bata, illness. Oo, respiratory illness, lahat ng klase, no? At
Gaganda yung boses ninyo kasi wala kayong alin lang sa inyong mga bata. Ayan. Sarah, marami salamat po for gracing our program today. Hindi nakarating ang aking partner. Oo, malamang busy. Pagkagwapo po talaga busy. Si Sir, gwapo din naman. Sa bagay, busy siya. Nandito siya. Oo. Kuya Wenner, busy din po yan. Gwapong-gwapo yan. Yung mga nanay dyan namin. O, tingin mo si Sir, busy. Ayan. Anyway, marami salamat po. At tutok na ang inyong paboritong tambayan, ang kasunod at nakita ko na yan, of course, ang aking isang my loves, Atty. Nick Nangit. Oy, makitambay na kayo at makibalita, makimalitas kung ano-ano po mga kanapan sa ating kapaligiran. Sa pangalan po na Tony Ferdinand Topacio, ay baka bukas magkasama na kami. Bumabawi yata, Kuya Wenner. Anyway, ako pala naman ay inyo, Miss Expose, ang anak ng mayon, lahing magayon, si Binibining Galas Aldebar. Magbabalik po kami bukas. Yeah! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Kasama si Binibining Tala Zaldivar! Yes, yes, yo! Topacio!